Nasa ligtas at maayos ng kalagayan, ang isa nating kababayan na kasama sa pinalayang hostages ng Hamas sa Gaza Strip. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagsisikap ng diplomatic officials ng Pilipinas para mailigtas ang mga Pinoy na naipit sa Gaza. Si Su Jin Kim sa detalye. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagkumpirma na isang Pinoy ang kabilang sa 24 na hostages na pinalayak. Sa pagsisimula ng ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas, kinilala ng Pangulo ang pinalayang bihag ng Hamas na si Jimmy Pacheco, na ngayon ay ligtas ng nasa kustodya ng Israel Embassy. Pinuri ng Pangulo ang pagsisikap ng diplomatic officials ng Pilipinas para mailigtas ang mga Pinoy na naipit sa Gaza. At nagpasalamat sa Qatar sa tulong para maisakatuparan ang pagpapalaya sa mga bihag. Ayon kay Undersecretary Eduardo De Vega ng Foreign Affairs Department, ang paglaya ni Pacheco ay resulta ng pag-iral ng diplomatic representations sa tulong ng Qatar. It's already announced the good news of the release of Filipino Jimmy Pacheco among the first 24 hostages. And this was done also because of our diplomatic representations with various governments. We particularly thank the state of Qatar for this move. Ayon sa Department of Migrant Workers, nasa Israel na si Pacheco at nasa mabuting kalagayan matapos sumailalim sa medical check-up. Okay naman siya. He's in good spirits. At yun nga, antabayanan na lang natin. He's going through some medical processes, procedures. In due time, makakahalubilo na siya ng ating ambassador. Sa statement ng pamahalaan ng Qatar, ang pagsisikap nilang mapabilang ang Pilipinong bihag sa mga pinalaya ng Hamas ay resulta ng mabuting bilateral relations ng Pilipinas at ng kanilang bansa. Tiniyak ng Pangulo na hindi titigil ang pamahalaan para malaman kung hawak rin ng Hamas ang isa pang Pinoy na nawawala na si Noraline Babadilla. Sa panig ng DMW, halos lahat anila ng sangay ng pamahalaan ay tulong-tulong para mabigyan ng angkop na suporta at mapauwi ang mga Pinoy na naipit sa gera ng Hamas at Israel. Umaasa naman si Pangulong Marcos Jr. na magiging matagumpay ang tigil putukan ng Hamas at Israel para sa ligtas na paglaya ng mga bihag. Su Jin Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.